Hi guys, magandang umaga and welcome po sa ating munting taniman. Yan. So ngayong umaga, bibigay po ako ngayon ng update dito po sa ating mga tanim na ampalaya. Yan. So maganda na po yung kanilang tubo. Marami na po silang bulaklak. And actually, may bunga na po sila. Yan. So nag-i-start na pong mamunga yung ating ampalaya po dito. Ayan. So ayan po ngayon yung kanyang itsura. And ayan, ang dami niyang talbos po ulit. So nung last week, nag-talbos po tayo ng pong ating ampalaya. So kinat po natin yung mga nasa ilalim niya, yung mga sanga sa ilalim. And nag-iwan lamang po tayo ng mangilang-ilang sanga ng ating ampalaya para siya po yung mamunga. So ayan. Ayan po, lumabas na po yung kanyang mga bunga. Ayan na. So nag-start na po silang mamulaklak, mamunga. And maganda po yung tubo ngayon ng ating ampalaya. So yung iba, naandun na sa taas ng pong ating ginawang trellis. So sana mamunga sila sa taas. Ah, ito may bunga na. Ganyan, sana mabuo siya, tapos nakabitin lang sila dyan, nakalambitin lang. Yan, para magandang tingnan kung sakaling mamunga yung ating ampalaya ng marami. So this one here is our ampalaya. Yan, may mga maliliit siyang bunga, oh. Ang ganda. Yan, marami siyang bunga actually, kaya lang yung iba maliliit pa. So kumpara po last year, yung ating ampalaya last year ay malaki na ganitong buwan tuloy. Pero dahil late tayo ngayon ng mga isang buwan, kaya medyo yan, maliit pa po yung bunga. Pero nag-start na po silang humabol. I mean mamunga. And sana makahabol dahil medyo parang nagiging malibig na yung panahon sa gabi. So yan, yan po yung ating ampalaya po dito. Yan, ang ganda ng tubo niya, oh. Ganda lang tingnan. So marami naman siyang talbos. Yeah, baka mag-talbos po ulit tayo sa mga susunod na araw. Pero I think dapat pabungahin ko yung puto para marami siyang maging bunga. Yan. So nag-prone po tayo dito. Gaya ng ginawa natin sa ating mga ibang gulay. Sa ating kalabasa. Sa ating upo, patula at sa ibang talong. Yan. Tapos yung nasa gitna po na ito, yung ating tanim ng mga sili. Ayan po. Healthy naman po siya kahit hindi po siya gaanong naarawan. Sa kabilang side niyan, may ampalaya. Sa kabilang side may ampalaya. So nasa gitna po siya. Pero tingin niyo po, ang dami po niyang bulaklak. Yan. Yan. Yan o, ang dami niyang mamulaklak kahit nasa gitna po siya. Kahit wala po siyang gaanong araw. Pero, ayan. Ang ganda lang tingnan. Ang dami na palang bunga ng ating ampalaya. Ayan. Ayan. So, okay. Ang ating chimes po dyan para po yan sa deer. Kaya pag dumadaan po tayo, tumutunog po yan. So, ayan. Yan ang ating ampalaya. Ayan. Tiko tayo ng isa pa. Eh, may ladybug, oh. Ayan. Ang ganda. Hanap pa tayo ng ibang bunga. Ayun. Ayan, so pare-pareho po yung kanyang bunga. Ito siguro yung variety natin ng ampalaya na hindi gaanong malaki. So parang maliit lamang po ito. So yan ang pabang bunga. Ayun! Ayan, ayan ako. Ang ganda ng tingnan kapag namunga na yung ating ampalaya. Uy, may uod. I think it's caterpillar ba ito? Oops, nahulog pa. Saan ka na? Nawala tuloy. Ayun. Parang may uod yung ating ampalaya. Saan na kaya nagtago? Nahulog siya. Nawala. Okay. So, sabayaan natin at nawala siya. Hindi pa niya oras. Yan. So, yun. Naghahanap po tayo ng bunga ngayon. Yan. Nasa may nakita tayo doon. Dalawa. Tapos to. Pareho na po siya ng laki. Yung siguro yung mga naunang bunga. Ayan. Ampalaya, ang ganda na.
Ayan o, ang dami niyang bulaklak. Ayun, may bunga na yun o. Ayun, malaki ng bunga yung ating sili. Ayan. Tapos dito, ayan yung mga pahabol natin to. Ayan, gumapang na rin. Ayan. Sana hindi pa huli, para makahabol pa sila. Ayan, bulaklak. Tapos puntahan natin, yun pong ating pahabol din dito sa harap. Yung ating ginawan po natin ang trellis. Yung baging hanggapangan po. Ayan. So yan na, nasa taas na, halos nasa halfway na sila para makarating dun sa taas ng ating trellis. Ayan. So maganda na ang tubo ng ating mga pahabol ng palaya. Ayan. So wala pa siyang, oh yan, nag-start na rin siyang gumapang. Ayan. So ngayon po yung hangin medyo malamig. Oh my god, sana hindi pa lamig yung panahon para makahabol pa yung ating mga tanim. Dahil once na lumamig na, may hirapan na pong makabuo ng bunga or may hirapan na pong lumaki yung ating mga tanim. Yan. Yan. So sana hindi pa siya ganun maging kalamig. Yeah. So yan yung ating mga pahabol. Halos pare-pareho na po ng laki ng haba ng ating palaya. Tapos puntahan na rin natin yun pong ating nasa likod. So maliban po dun sa harap, dun sa gilid, meron pa po tayo dito yung ating nasa likod ng sa side, tapos sa likod. Look at this here. Ito yung ating ampalaya. So yung tatlong puno po dito or dalawa ata yung naka-survive po dun sa lamig. Kaya ngayon ayan na, oh, nag-start na siyang mamunga. Ayan, tapos damo niyang bulaklak. Ito kasi yung mga nauna dito. Kaya ngayon may mga bulaklak na po siya at yan. Yan, nag-start na siyang mamunga. Yan, oh. Dami niya ng bunga. Yan, sana mabuo po yung kanyang mga bunga. Tapos to, yan. Ito yung mga pahabol natin. Yan, so gumagapag na rin po sila. Ito, yan. Mga ampalaya po yan. Yan. Ito yung side ng ating garden dito. Yan. Marami na rin siyang mga talbos at mga, yan, mga sanga-sanga. Tapos yung sa likod natin ang palaya, ipakita na rin po natin. Ayun. Ito yung pinaka-late na napahabol natin eh. Ayan o. I think it's July na napahabol natin or last week ng June. Tapos may mga tumubong sitaw. Ayan o. Yung mga sitaw natin from last year. Kasi last year po yung nakalagay dito is puro po ito dito sitaw. Simula po dito hanggang dun sa dulo. Puro po yan eh. May poste na po yan. Puro po yan dyan sitaw nung nakaraang taon. Ngayon naman, puro naman po siya ang palaya. Ayan. So yung mga pahabol natin yan. Ayan o. So nag-start na rin silang kumapang. So kailangan kong lagyan ng talit mamaya para mag-guide natin siya pataas. Ayan. So lahat po yan dito. Ayan o. Puro po yan ang palaya. Ayan. So may mga hindi tumubo. Ito isa, dalawa. Ito karamihan, ayan. Ito, yung mga butos ito, kinain po siya ng slug. Ayan. Ayan yung ating ampalaya po sa likod ng bahay. Ng ating garden. Ayan. Yun. Okay. So, yan po ngayon yung update ng ating mga ampalaya dito sa ating bunting gulayan. So, bago po ako pumasok ng trabaho, kukunin ko lang po yung ating isang upo dito para mayroon po tayo, ayan o, mayroon po tayo maging ulam mamaya. Ayan, ating gunting. Ito nga pala yung ating mga sibuyas na sinubukan pa, yung mga bawang na sinubukan kung malaki na. So ayan po, pinapadry po natin sila para may gamit po tayo. So nagbrut po tayo ng mga ilang piraso para meron po tayong magamit. So this one is our upo. So napansin ko po kahapon na medyo yung kanyang kanyang puno ay nabali, kaya kailangan ko na lang po siyang putulin po ngayon para meron po tayong
ulam mamaya sa sardinas. Wow, look at that. First harvest ng ating upo ngayong taon. Ang ganda. Fresh and organic. Okay, so yun daw lang po siya ilalagay. Para mamaya, meron po tayong gulahin. So, balikan po natin yung ating ampalya dito sa harap. Bago po tayo pumasok sa trabaho. Ayan. Ayan po mga kagulay. Uy, may bunga rin doon sa ilalim mo. Ayan o. Oh. Asa niyo po yun? Ayan o. Oh, ang bunga niya po. Oh. Yeah. Ang dami niyang bunga. Wala. Hindi lang kita. Ayun. Ayan. Ayan po. So, ayan po muna kayo yung update dito po sa ating aguloyan. Ito po yung ating palaya ngayong taon. Ayan. Ayan po. So, malapit na silang pumunta ng ating trellis pataas. Ayan. So, hanggang sa mali po mga kagulay. Thank you for watching and see you po my next vlog para po sa mga update dito po sa ating munting guloyan. Ayan. Maraming salamat po and magandang umaga.